For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to. Plans to give you hope and a future. Ano po yung mga plano ni Panginoon para sa atin? Ano po specifically yung hope, future, prosperity? Naniniwala ako na hindi aksidente na kayo ay narito, nakasama at bahagi ng Church of School Builders to prepare and equip you to become better, to become a strategic person. Covenanted. You know the significance of what is to be covenanted, and that is what is Church of School Builders is. Walang iwanan. Theme ngayong conference ito is about the Church Dominion Mandate. Bagamat ito'y nasa Biblia na, bagamat ito'y nababasa natin, but I think we need to give more emphasis about what is the Church Dominion Mandate. At by the grace of God, yan po ang mission ko sa inyo as I open the scripture. School of Church Builder Annual Summit, ginaganap natin to every January. Bakit January? Because for me, January is a strategic month of the year. Because every coming of new year, mayroon pong ginagawa si Lord sa atin. Isa ay, He is helping us redefine, okay, our purpose. My spiritual father, Dr. Jonathan David, declared that 2023 will be the year of redefining. Okay? 2023 will be the year of redefining. That's why, mga kapatid, maging bahagi ng ating buhay, ng ating practice, ating buhay, sa ating ministry, that we need to fine-tune. Redefining also means fine-tuning of your life's mission, of your life's purpose. Isa yan sa significance po ng bagong taon sa atin. Has not only given us the power to become His children, but to represent our Father who is in heaven. At itong taon na ito is a kingdom manifestation. And when we say the manifestation of the kingdom, we will also manifest or we will enjoy, experience, and carry the presence of the King. Whether we like it or not, the church was called by God to prevail. Marami tayong pagdadaanan sa buhay. There are no shortcuts to success. We will go through different challenges. Pero mahalaga ho, pagkasabi sa katabi mo, lamang ang may alam. Pag alam mo kung ano ang magiging ending ng lahat ng ito, the church was positioned by God to prevail.
Pumunta ba kayo dito para makinig lang? Pumunta ba kayo dito para mag-fellowship lang? Hindi. Pumunta kayo dito para ma-activate kayo. Di ba? Kung ano man ang activated na sa inyong churches, praise God. Kung ano man ministry nyo ay namumungo na, praise God. Pero, one body tayo eh. So, pumunta tayo dito para ma-activate as God's, as the Lord Jesus Bride. Di ba? Sa parable of the sower, I was reading, the disciples do not know the meaning of the parable. But then the disciples went to Jesus at anong sabi, Lord, why do you speak in parables? Doon sa ibang book, kasi ni-record yan ni Matthew, ni Mark, at ni Luke. Asabi ni doon kay Luke. And they asked Jesus, what is the meaning of the parable? Why? Because truth has to be pursued. Kailangan talagang ipursu mo eh. Kailangan mag-effort ka. Kaya kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, akalain mo, ang layo ng bagyo. Nagpunta ka dito. Palang pag ikaw ay sasamba sa Diyos, it comes from God's revelation of who God is in your life. It's the product of our relationship with Him. If God is your strength, pakita mo. Amen? If God is your joy, pakita mong masaya ka. If God is your healer, it should be manifested in our physical life. Wilderness will expose us and immerse us to the Word. And the moment we are immersed in the Word, get ready. Because we will live a devil-free life. And the devil left him. And that is the best life ever na meron dapat tayong lahat. Amen? I believe 2023, for those who believe or will believe in this declaration, 2023 will be the year of kingdom manifestation. Ulitin ko. Maski anumang denomination, churches, lugar kayo nang galing. If you believe that 2023 is the year of kingdom manifestation, it will come, it will happen to you. Sa bawat annual summit ng School of Church Builder, lalo na sa pagtatapos po nito, hindi po maiwasan na kung saan parang ang pakiramdam po natin ay bitin tayo sa lahat ng ating tinanggap, bitin sa fellowship sa isa't isa. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi naniniwala po tayo na sa bawat simula ng araw, linggo o buwan ng isang taon, tayo ay nandito sa Baguio upang patuloy na mag-partake sa Word and Spirit na gustong ibigay sa atin ng Panginoon so that as we face the new year, this time, year 2023, we have more than enough grace na magpapalakas sa atin upang harapin
ang anumang mga hamon na naghihintay sa atin as we have our journey in this ministry. No? Maraming salamat sapagkat ang ating pong summit ngayon ay masasabi nating isang tagumpay, patutuo ng katapatan ng Diyos. Pero lahat ng yan, mga kapatid, masasabi ko na nagtagumpay po tayo dahil na rin sa inyong pakikisa, sa inyong kooperasyon, at higit sa lahat dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Muli sa ating pong pag-iwalay, okay, sa summit na ito, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa ministeryo po ng School of Church Builder. Muli po tayong magkikita-kita sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar, sa inyong mga region, hanggat muli tayong babalik dito po sa Baguio. God bless SCB Tribe.